laging kaakibat ng mga obra ang kultura at tradisyon. Yan ang paniniwala ni Julie Grace. Kaya naman, ang kanyang kinahiligan, mga librong naglalaman ng iba't ibang mga impormasyon tungkol sa mga cordilleran. Books about weaving, about textiles, about the different indigenous groups also. So, anya, sa bawat bagay, maaari ring maipaalala ang kultura at tradisyon, gaya na lamang ng mga medyas na ito na ang disenyo, ang mga textiles ng rehiyon. Ngayong araw, ang mga ito ang kanyang ibinida sa kauna-unahang Cordillera Creative Summit ng Department of Trade and Industry. In Cordillera, in Baguio, it's good na we have opportunities like this, both online exhibits, online webinars, lectures, ganyan. Tapos yung ganito na initiatives. Makikita rin sa summit ang iba't ibang mga produkto gaya na lamang ng mga abel o ang tradisyonal na tela sa Cordillera na kinulayan gamit ang katas mula sa mga halaman. Makikita rin dito ang maliliit na makinarya sa paghahabi ng tela. May mga bulaklak rin na gawa sa iba't ibang mga kagamitan. Nakikita natin yung lahat ng ating mga ginagawa are in a way creative. Even the works of our MSMEs are also creatives, a lot of them. And we can say that this industry will thrive in the Cordillera, and with just a lot of intervention that we have in store with the enactment of the law PISIDA, that is to support the creative industry. Ayon sa DTI, bukod sa pagbida sa iba't ibang mga produktong lokal, target nilang mas maprotektahan at mapreserba pa ang mga tatak lokal na produkto sa tulong ng Philippine Creative Industries Development Council o PISIDA, lalo na raw ang mga indigenous people. Hindi lang creativity, kundi yung identity ng car as the, kayo yung creative. Siguro bastion. Kasi nga po, dito kasama na yung traditional expressions, cultural expression, traditional knowledge, which has become WIPO recognized intellectual property on a community level. Sa summit, ipinangako sa mga MSMEs at mga nais na magsimula ng creative business ang karagdagan pang mga trainings para sa mas ikauunlad ng mga produkto. Teaching them how to start their business, iba yung mga ganun, entrepreneurial mindset, holding yung mga finance and accounting nila, and all, no, yung operations ng kanilang enterprise. That's one part. Second, that I'd like also to share to you is we actually developed a number of Philippine skills framework related to creative industry would be two right now. One is digital animation and the other one is game development. Dinaluhan ng summit hindi lamang ng mga taga-Cordillera kundi maging mula sa mga karatig na rehiyon para makipagpalitan ng mga ideya sa negosyo. Magtatagal ito hanggang sa Huwebes, September 28. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.